Kao! Matatanaw mula sa bahay ng mga alaba ang malawak na plaza. Kao! Ang plazang ito ang pinakasentro o poblasyon ng bayan ng Pila. Noong panahon ng hapon, dito nagtipon ang mga gerilya para planuhin ang kanilang hakbang sa pagpapalaya ng mga prisoners of war. Ang plasang ito rin ang susi para maitatag ang Pila Historical Society Foundation. Napansin ko, yung plaza namin, wala na, ang pangit-pangit na. May mga tindahan, na may mga antena, merong museum building na 15 years nang napabayaan. Nang maisaayos ang plaza, nagkaroon ng sigla ang mga taga-Pila para ibalik ang dating ganda ng bayan. 1993 nang itatag ang Pila Historical Society Foundation o PHSF. Ito ang nangunguna sa pangangalaga ng mga istrukturang makasaysayan sa Pila. Noong Mayo 2000, itiniklarang heritage landmark ang 33 istruktura sa bayan ng Pila. Kasama rito ang San Antonio de Padua Church, ang munisipyo ng Pila at ang bahay ng pamilya Alaba. Luckily, na-declare kaming historical landmark because a friend of mine, si John Silva, visited Pila and he said, "I will help you," wrote a letter to the National Historical Institute. Nagpunta dito yung taga-NHI, nakita nila, so it was declared quickly. Ang ninuno ni Cora na si Don Felizardo de Rivera ang gumuhit ng plano para sa poblasyon ng Pila. Siya ang punong arkitekto ng Pila noong 1905. Quadricula o grid system ang ginamit ni Don Felizardo para buuin ang poblasyon. Ang quadricula ay sistema ng pagbuo ng mga bayan na ipinakilala ng mga Espanyol. Kakaunti na lang ang mga bayan na kakikitaan ng sistemang quadricula sa Pilipinas. Well, ang mga Amerikano naman, ang tinayo nila, yung tinatawag nating City Beautiful. Meron ding parade ground sa harapan niya, na parang plaza din. Ang nakaiba lang dyan ay yung pagpapwesto ng mga gusaling naglalakihan. Usually, merong malawak na kalye na ang tumbok niya, etong gusaling ito. Sa ngayon, maraming makasaysayang istruktura ang pinapalitan na ng mall at kondominium. Pero para sa Pila Heritage Society, hindi kailangan sirain ang mga bahagi ng kasaysayan para masabing maunlad ang isang bayan. Actually, yun nga ang nakakalungkot sa mga naririnig natin mga balita na sinisira nila, no, yung mga actually mga heritage landmark dito sa amin, no. As much as possible, we're trying to preserve the houses here, no. Kaya ang nagkasundo dito, kung mapapansin niyo na medyo suki kami sa mga commercial, sa mga movies. Simula nang maideklara ito bilang heritage site, dumami rin ang mga hotel, resort at mga kainan sa paligid ng bayan. Mula sa pagiging fourth class municipality noong 2007, umangat ito sa third class noong 2010 batay sa NSCB. Pila is a beautiful example of how heritage has been has united the community, has enhanced the community. In fact, I can tell you that in the next few years, Pila will become a major tourism destination. Tao! Kung noon, puro taga-Pila ang mga customer ni Chris, ngayon, nadagdagan na ito ng mga estudyante at mga turista. Musunod yan, i-follow siya. Pag pin-reserve mo, pinaganda mo, dadating ang tao. Meron nga movie si Kevin Costner, hindi ko matanda, Field of Dreams. That's so inspirational because ang sabi niya, if you build it, they will come.